Eto lang, ha? Bicameral conference. Bicameral conference committee. Bicameral conference committee report. Ito po ay tatlong mga katagang lagi nating narinig, hindi ho ba? Sa tuwing ibinabalita po, pinag-uusapan ang mga nangyayari sa Kongreso sa usapin ng pagbuo ng mga batas. Kongreso as a whole. Congress na binubuo po ng dalawang kapulungan, ang Senado at ang Kamara de Representante. Bakit nga ho ba kailangan na dalawa pa ang kapulungan? At bakit? Ano ho ang prinsipyong nasa likod nito? Yan ang gusto po nating ipaliwanag sa inyo ngayong umaga. Ako po ay nagpapasintabi din sa mga taong baka alam na po mga bagay na ito at iniisip na tayo po ay nag-aaksaya lamang ng oras. Ito po ay ating ipapaliwanag para po sa kapakanan ng mas nakararami. Gusto ko lang po kasing maliwanagan po tayong lahat kung ano po ba talaga ang tunay at dalisay na adhikain ng pagkakaroon ng isang bicameral legislature. At kung ito ho ba ay napapanahon pa sa panahon ngayon. Is this still relevant or applicable today? Join me and listen, please. Ganun? Bicameral. Ang salitang ito ay hango po sa Latin. Bi meaning two, combined with camera, meaning chamber. Ang chamber po na sinasabi dito ay ang legislatura sa isang gobyerno. Camera, ang spelling yan, parang as in instant camera. Pero iba po ang ibig sabihin yan sa Latin. By, meaning to, combined with camera, meaning chamber. Kaya nga po, doon din hango ang Kamara de Representante. Ang chamber po nga sinasabi dito ay ang legislatura sa isang gobyerno. At dahil nga po pinaiiral na sistema ng ating gobyerno ay bicameral, dalawa nga po ang chamber ng Kongreso sa Pilipinas na minsan nga po itinatawag din na upper house at lower house. At dahil nga po dalawa ang chamber ng Kongreso, ang bawat chamber ay nagkakanya-kanya ng pagtalakay at pagdinig sa mga pinapanukalang batas. Sa pangkalahatan po ay ganon. Ngunit, sa usapin po ng pambansang budget, pagbubuwis o taxation, at congressional franchise, laging dapat nagsisimula po sa lower house ang panukala. Yan po ay isinasaad sa ating saligang batas. At ang kanyang prinsipyo sa likod nito ay mamaya po liliwanagin natin. Sapagkat kanya-kanya nga po ng versyon ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa mga panukalang batas, kinakailangan po na magkasundo sila sa kung ano ang magiging final version. Ngayon, papasok po ang mga salitang bicameral conference, kung saan po ang mga kinatawan ng magkabilang chamber ay magpupulong para pag-usapan ang panukalang batas na dapat nilang pag-isahin. Ang liderato po ng dalawang chamber ay hihirang ng kani-kanilang mga miyembro para sila katawanin sa Bicameral Conference Committee. Sa panukala pong pambansang budget, ang mga kinatawan ng dalawang chamber ay pangungunahan ng Committee on Finance, Chairman in the Senate, at Committee on Appropriations po naman sa House of Representatives. Ang mapagkakasunduan po ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee ay gagawa ng isang Bicameral Conference Committee report na siya po namang ihahain sa plenaryo ng bawat chamber para sa kaukulang approval o ratifikasyon ng bawat isa. At kapag aprobado na po o ratified na ng both houses, yung isa lamang po na yon na committee report, ito po ay ipapadala sa tanggapan ng Pangulo para sa kanyang kaukulang lagda at maging isang ganap na batas.
Saan ba ho natin nakuha ang sistemang ito ng ating legislatura? Saan! Nabuo ang Philippine Senate at House of Representatives sa pamamagitan po ng Philippine Autonomy Act o mas kilala bilang Jones Law na ipinasa ng United States Congress at naging ganap na batas noong pong Agosto ng 1916. Ibig sabihin, mga Amerikano po ang nagpakilala sa atin at nagbigay sa atin ng gantong uri ng lehislatura. Nakuha po naman ng mga Amerikano ang gantong modelo ng bicameral legislature mula sa mga taga Inglaterra. Inglaterra. Ito ho yung Great Britain, Scotland, Wales, Inglaterra. Ngunit, ang bicameralism ay matagal nang naimbento. Panahon pa po ng mga Romano at Greco. Napakahusay po ng prinsipyo sa likod nito. Napakahusay. Dalawa ang sangay ng legislatura para magkaroon ng check and balance. Na hindi makakalusot ang anumang gusto ng isang sangay kung ang tingin ng isa ay hindi patas para sa kanila. Noong mga panahong yun, ang nauupo sa Senado o mataas na kapulungan ay ang mga aristokrat o mga taong nagmumula sa mga mayayamang pamilya o angkan ng mga naghaharing uri. At noon kadalasan po, appointed o namamana ang posisyon sa Senado. Habang ang mga miyembro po naman ng Kamara de Representante o mababang kapulungan ay ang mga pangkaraniwang uri o yung mga mahihirap kung saan sila mas marami nga ang bilang. Ulitin ko, noong mga panahong iyon, ang Senado, panahon po ng mga Romano at Greco, Senado, nandoon ang mga mayayaman, aristokrat, yung mga uri po ng mga naghahari. Sila ang naandoon, habang sa mababang kapulungan po, naandoon naman ang mga pangkaraniwang mamamayan na karamihan nga po ay mahihirap. Ang pagkakaroon po ng gantong uri ng pamamalakad sa pamahalaan ay kinatigan mismo ng ilang mga philosophers gaya ni Aristotle, na naniniwala po na para maprotektahan ng bawat grupo ang kanilang interes ay magkaroon sila ng representasyon sa gobyerno. Maging ang political philosopher at author na si Niccolo Machiavelli ay naniniwala sa prinsipyong ito. Sa Philippine setting, mainam nga po sana kung ang dalawang chamber ng Kongreso ay magpapairal po ng check and balance para sa iisang interes. Interes ng bayan. Ngunit, paano nga naman kung iisa nga ang interes ng dalawang chamber, ngunit interes naman para sa kanilang mga sarili? Paano na ang bayan? Sa pangkaraniwang pong pagpapasa ng mga batas, ang lahat ng bicameral conference committee hearings ay may minutes of the proceedings. Ibig sabihin, lahat ng pinag-uusapan ng mga miyembro nito ay on record. Ito'y mahalaga dahil po sa ito'y nagagamit ng hudikatura sa tamang interpretasyon sa mga batas. Meaning kapag may question, how do you interpret the provision of this particular law, they go back to the records of the proceedings. Ah, ito pala yon. So they can help the judiciary in determining the real intent of the law. At mainam din pong nakasulat ang lahat ng deliberasyon ng mga ipinapasang batas ng Bicameral Conference Committee para malaman ng bayan kung ano ang totoong nangyari at usapan bago na buo ang isang batas. Ngunit, iba ang nangyayari sa usapin po ng pagpapasa ng pambansang budget, na isa rin po namang Republic Act o ganap na batas, di ho ba? Wala silang nilalabas na minutes ng proceedings.
Maaaring maglabas po ng listahan ng mga pinaglalaanan ng pondo. Ngunit walang record kung ano ang napag-usapan bago humantong sa alinmang mga desisyon. Kumpara doon sa mga regular na batas na ipinapasa na on record kung ano ba ang pinag-usapan. Dito, walang minutes na inilalabas. At ito nga po'y nangyari ulit noon lamang December 9 kung kailan po inaprubahan ng 20 ang 2021 national budget. Sa sukdulan po ng laki ng budget nga ng DPWH, bakit kailangan pang dagdagan ng higit 28 billion pesos na pondo? Bakit pumayag ang Senado sa 773 line items para sa tig-iisang milyon na multi-purpose buildings? Bakit pumayag ang kinatawan ng pangkaraniwang Filipino na ambunan lamang ang Department of Health ng 287 billion pesos sa gitna ng pandemya at kawalan ng pondo para sa universal health care? Bakit pumayag ang mga kinatawan ng mga pangkaraniwang Pilipino na patakan lang ng kakarampot na 68 billion pesos ang budget ng Department of Agriculture? At itinatama ko pong aking sarili. Wala po palang naidagdag na budget para sa National Broadband Program. 900 million pesos pa din pala ang inilaan ng Bicameral Conference Committee sa napaka-importanteng project na ito. Pati pala ang 3 bilyong pisong inilaan nila Senator Ping Lacson at Grace Poe ay inalis. May record po ba? May minutes po ba sa hearing kung sino-sino ang mga promotor sa pag-aalis ng pondo para sa National Broadband Program? This is the Republic of the Philippines under a democratic Republican government. A Republican government is one in which power rests with the people who exercise that power through elected representatives. Kaya nga po sa atin, mas marami ang mga kongresista dahil sila ay dapat na kumakatawan sa bawat distrito kung saan nandoroon ang mga pangkaraniwang mga Pilipino na karamihan nga po ay nangangailangan at dukha. At ngayon nga po ay meron pang party list para kumatawan naman sa mga sektor na walang boses. Kaya nga po mga panukala tungkol sa budget, taxation, at franchise ay dapat nagmumula sa House of Representatives dahil ang tinig ng mas nakararami ay dapat pinakikinggan at kinakatigan sa usapin ng pondo ng bayan, budget, usapin ng pagbabawis, taxation, at pagbibigay po ng pahintulot sa mga kumpanya na magpapatakbo ng mga public utilities at mga gagamit sa pag-aari ng Estado gaya ng airwaves frequency. Kaya po yung franchise dapat mag-emanate from the house. Bicameralism. Ang ganda pong prinsipyo ng check and balance sa legislatura. Ngunit papaano kung wala na ang check and balance? Niratipikahan po ang 2021 national budget sa Senado na may isang boto lang na kontra. Habang sa Kamara, 6 lang ang kumontra. Masama man po ang ating loob, hindi man po natin matanggap ang kanilang pinaggagawa sa ating pambansang budget. Pero may magagawa ba tayo? Panginoon, patnubayan niyo po kami ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin. Lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin. At ang karunungan po malaman na magkakaya pa ng dalawa. Lord, help us. 4.5 trillion pesos. Mahigit po sa kalahati nito ay uutangin natin.
Ang kalahati po naman ay paghihirapan nating pag-aambag-ambagan. Ikaw at ako, mag-aambag-ambagan para dito. Napakainam nga po sana kung ang ating mga pinagkakatiwalaan nakikilatis at mag-aaproba sa perang uutangin at paghihirapan natin ay naging tapat sa prinsipyo at ideolohiya ng pagiging kinatawan ng mamamayan. Principle of bicameralism. Is it happening in Philippine Congress? Natutupad pa ba ang prinsipyo at adhikain ng pagkakaroon ng bicameral form of legislature? Gaya ng mga prinsipyo at ideolohiya ng mga taong nag-imbento nito? Representante, kinatawan. Sakto pa ba ang salitang ito? Ako ba? Ikaw ba? Kayong nakikinig at nanonood? Ay totoong kinakatawan ng inyong representante? Kinatawan. Akma pa ba ang salitang ito? O dapat kaya'y kina? Think about it.